Pilipinas, mga sangkay, may malaking banta nga ba? At ngayon, naka-alerto po yung mga kasundaluan maging ang ating mga kapulisan sa buong kapuluan ng ating bansa. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay. Shoutout po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel kung bago ka pa lang po sa ating channel. Okay? Ito lang ang gagawin mo. I-check mo po sa ibaba, mayroon po dyan subscribe button. Tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. At kung ikaw ay nanonood sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, ito. Mayroon po tayong balita ngayon na itong PNP nakatanggap umano ng 7 bomb threats sa ilang government agencies. At isang paaralan, mga sangkay, at neto lang ay nga po sa mga balibalita ay naghigpit po ang otoridad at maghihigpit pa hanggang sa Kapaskuhan, mga sangkay. Ano nga ba itong nangyayaring kaguluhan sa Pilipinas? Amin ng Philippine National Police na nakatanggap sila ng 7 bomb threat kahapon. Kasi after po ng isang pagpapasabog doon po sa Mindanao, I know naman nabalitaan nyo yun, mga sangkay, nagkalat na po ngayon itong mga banta sa iba't ibang panig ng ating bansa. That's why guys, itong kapulisan natin at maging ang kasundaluhan, naka-alerto na hanggang sa matapos siguro itong bagong taon. 6 sa mga bantang pagpapasabog ay ipinadala sa DBM, DOLE, National Museum, DILG at NEDA. Grabe, ang dami. Ang dami mga sangkay, mga ano pa to? Mga matataas po na government agencies. Yung binabalak, pambihira. Habang isa sa Pangil Elementary School sa Laguna, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, lahat ito ay nirespondehan ng PNP, subalit negatibo ang resulta. May bomb threat mga sangkay, pero negatibo ang resulta. But tingin ko dito mga sangkay, ito ay ano, panlilin lang. Alam niyo yon, kailangan dyan ano eh, mas maging alerto eh. Kasi pwedeng ipilalabas nila para gulangan po yung otoridad natin, tapos pag medyo kalmado na, saka mangyayari. Remember mga sangkay yung nangyari doon po sa isang paaralan o isang eskwelahan mga sangkay na talagang ginulantang na lamang po sila eh, mayroon pong pagsabog na naganap. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ang natura mga bomb threat ay nagmula sa email ng isang umanoy abogado sa Japan na si Takahiro Karasawa. Uy, sino ba yon? Base po sa investigation po ng ACG, ay this is not the first time po na ginamit po itong email coming from this personality. And in fact, last September and October, ay meron din po nga kumalat na ganitong mga email. At inimbestigahan na po ito ng ACG. At ngayon nga po ay siguro because of what happened sa Marawi, ay gustong sakyan itong mga pangyayari na ito. Oo nga, may point, no? Pwedeng ganun, sinasakyan ang pangyayari. Pero talagang ano, maging alerto mga sangkay. Kasi nakaraang araw din, may nangyari na ano ba tawag doon? May mga ninakawan po doon sa Skyway. At nakunan po, ewan ko kung ilang million yon mga sangkay. Pero ayun na nga po, bigla pong nilusob po ng mga masasamang tao mga sangkay. So ang dami rin pong nangyayari sa Pilipinas. Pero mas malala pa rin po syempre yung Amerika. Kasi ang Amerika ngayon talagang, ewan ko ba ano nangyayari sa kanilang bansa, talagang mas malala po yun. Dito sa atin, medyo minor, pero kailangan po bantayan. Kasi alam naman po natin na napakaliit lamang po ng bansa natin. Diba? Dagdag ni Colonel Fajardo na na-trace din ang IP address ng mga email mula sa Japan. So yun ang IP address galing sa Japan. Sa katunayan, natanggap na din anya sa Taiwan, China at South Korea ang kapareho mga bomb threat. Grabe. Paalala ng PNP sa publiko, mag-ingat sa pag-share ng mga hindi beripikadong impormasyon dahil maaari anyang makasuhan ang sino mang gumagawa nito. Correct. Sana po alam nyo yan. Yung mga nagbabalak na gustong sakyan itong pangyayari doon po sa Mindanao, aba,
mag-iingat kayo, baka kayo yung mapadlak ng ating otoridad. Ngayon, ito po ang balita, mga sangkay, na maging ang mga airport, pantalan, bus terminal, naka-heightened alert na rin po para po sa pagpasok nitong Kapaskuhan, mga sangkay, at maraming selebrasyon sa buwan na ito. Heightened alert na ang mga airport, pantalan at bus terminal sa bansa ngayong holidays. Mm-hmm. Magpapakalat ng bomb experts ang Philippine Coast Guard bilang pag-iingat kasunod ng Marawi bombing. Mm-hmm. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mula sa mga rescue equipment, mataas na kalibre ng armas at mga bomb expert, in-inspection lahat kanina ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang mga asset na yan ng Philippine Coast Guard. Ito ay para makita ang kahandaan nito sa dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Ayon sa DOTR, mas marami ang babiyahe ngayong Kapaskuhan kumpara nitong undas. Dahil dyan, naka-heightened alert na ang lahat ng airport, pantalan at terminal sa buong bansa. Simula sa December 15 hanggang January 8, 2024, naka-deploy ang mga asset ng Coast Guard para masiguro ang kaligtasan ng mga babiyahe. Ang ano pa naman, mga sangkay, ang problema kasi after po ng pagpasabog doon po sa Mindanao, inamin po nitong ISIS na sila daw po ang may gawa dito sa Pilipinas mismo. Kaya, mga sangkay, naaalarma po ngayon yung mga kapulisan at ating mga kasundaluan na baka may isunod. Kaya payo lamang po sa ating mga kababayan, maging mapagmatyag at mas lalo pong maging maingat, dahil nga po baka i-take nila, mga sangkay, itong holiday season na maging opportunity para gumawa po ng kahalintulad po ng ginawa po nila sa Mindanao. Kasama dyan ang bomb experts bilang pag-iingat kasunod na nangyaring Marawi bombing. It is always a concern, no? Kaya nga nagre-ready tayo for any eventuality, no? Nakita nyo naman yung mga facilities ng Coast Guard, yung ating mga personnel who are trained. For example, meron tayong mga bomb experts, no? Nakita nyo kanina, no? Kahit marami ang babiyahe ngayong holidays, nakadepende pa rin daw sa Department of Health kung uobligahin ang mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan na magsuot ng face mask sa gitna ng na-detect ng mga kaso ng walking pneumonia sa bansa. Ang Philippine Ports Authority nagbaba ng utos sa mga kawani nito para sundin ang minimum health standards, kasama dyan ang paghuhugas ng kamay, physical distancing at pamamalagi sa tahanan. Kung masama ang pakiramdam, voluntaryo naman ang pagsusot ng face mask. Lalapasin natin na tumataas yung bilang, ano, hindi lamang sa balita, kundi pati sa sarili nating bakuran, ano, sa PPA, dumadami yung mga kawanin natin na nagkakasakit. Ano. Medyo conscious tayo na tumataas din ang bilang yung mga nagkakaroon ng flu-like symptoms. Okay, so yan po yung nangyayari ngayon, yung December. Dami pa namang ganap ngayong December, no? Sigurado maraming reunion, maraming party. Pero kasabay dyan, alalahanin pa rin po natin na sa kabila po ng selebrasyon na ito sa holiday season, maging maingat po tayong lahat. Okay? At siguraduhin natin na wala pong, may mga nangyayari pa naman kung kailan holiday season, saka po nangyayari yung mga hindi inaasahang kaguluhan. So, maging maingat po tayong lahat. Ngayon, mga sangkay, dahil nga po sa balita na ano tawag dito, itong ISIS ang may gawa nitong nangyari po doon sa MSU, doon po sa Mindanao, ang tanong dyan, ligtas pa ba talaga ang ating bansa? Curious din ako, mga sangkay, at gusto ko rin po itong malaman. Tingnan po natin. Minahagi ni Senate President Juan Miguel Mitsubiri ang pagtitiyak ng matataas na opisyal ng gobyerno na kontrolado ng militar at pulisyang sitwasyon kasunod ng pagbomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Ito ang inilahan sa pulong kahapon ng ilang senador sa isang executive session kasama ang ilang matataas na opisyal ng security at intelligence agencies ng gobyerno kaugnay ng MSU Marawi bombing. Kasama riyan sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr., PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon at National Security Advisor Eduardo Año.
Tumanggi nang idetalye ng mga opisyal ang napag-usapan sa executive session. Pero ayon kay Senator Subiri, naging maganda ang kinalabasan ng pulong at tiniyak na kontrolado umano ng militar at pulisya ang sitwasyon na patuloy anyang manhunt operation laban sa apat na persons of interest. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Meek Subiri. But we are all safe. In other words, after the briefing, it was shown rather that the Philippines is in safe hands. The military and PNP have it under control. Okay, so yun. Safe po ang Pilipinas. Dumay banta mga sangkay, pero safe po tayo. Kailangan din po talaga nila sabihin para po kalmado yung mga Pilipino. Mahirap kung kailan holiday season, saka po nagpapanik yung mga kababayan natin. So, ngayon, safe ang ating bansa at kumikilos po yung buong pwersa ng mga kasundaluan. Ganun din po ang PNP para po sa seguridad ng mamamayang Pilipino. Ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Tingin nyo ba talagang safe ang Pilipinas? Just comment down below. At ngayon mga sangkay, meron po akong isang Facebook group. Ito po ay Hukbong Solid Sangkay. No? Lahat ng narito ay mga solid sangkay lamang. Kaya naman, kung ikaw ay solid sangkay, hanapin nyo na lamang po ito. Itong private group. At pasok po kayo dito mga sangkay. More than 2,000 na po ang mga solid sangkay na narito. So mag-join na lamang kayo at i-approve po kayo ng ating mga admin dito. Kung ikaw lamang po ay 100% solid sangkay. Okay ba yun? So ano po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.